Salma na uwi sa malaking trahedya matapos magkasunog. Noong September 26, 2023, isang kasal ang ginaganap sa Al-Haytham Wedding Hall sa Karakosh, Iraq. Mahigit kumulang 1,000 tao na sa loob ng wedding hall para i-celebrate ang kasal na dapat nasa 400 katao lang ang limit sa loob ng wedding hall. Sila ay kumakain lang at nagsasayawan, nag-i-enjoy sa loob. At noong bandang 10:45 PM, dito na sinimulan ang slow dance para sa bride and groom. Habang sumasayaw sila, binuksan ang mga fireworks para mas gumanda at mas memorable tignan habang sila ay sumasayaw. At dahil sa sobrang lakas ng impact ng fireworks, ito ay tumama sa mga decoration sa kesame at nagkasunog. Agad itong kumalat at naglaglagan sa mga lamesa at sila ay nagkagulo sa takbuhan, sigawan, palabas ng wedding hall. Pero habang sila ay nagtatakbuhan, biglang namatay ang mga ilaw. At ito'y nagpapahirap sa kanila palabas dahil sa sobrang dilim, hirap nila makita yung mga pintuan. Sila ay nagsiksikan, nagsigawan at nalalanghap na nila yung mga usok. At pagkalipas pa ng ilang segundo, biglang bumagsak ang buong bubong doon sa mga taong tumakas at natrap sa loob. Doon naman sa nakatakas, gumawa sila ng paraan, gumamit sila ng bulldozer para mabuksan ang pader. At pagkalipas ng ilang oras, dumating ang mga bombero at napatay ang mga apoy. At napakalungkot, bumungad sa kanila ang mga nasawing biktima na 190 na taong binawian ng buhay at samantalang 150 naman ang sugatan at karamihan sa kanila kailangan pang i-DNA test dahil sa sobrang lala sa pagkasunog sa kanila. Sa ngayon, lahat ng mga sugatan ay dinala na sa iba't ibang hospital. Pero hirap din silang gamutin dahil sa kakulangan ng gamit at dahil halos lahat ng mga biktima ay nasa 50 to 60% ng katawan nila ay nasunog. About naman sa bride and groom, nakasurvive naman sila pero nagluluksa sila sa pagkawala ng kanilang mga kaibigan at kamag-anak. Doon sa side ng bride, nawala ang kanyang tatlong kapatid at lahat ng mga uncle niya. Doon naman sa side ng groom, 50 na kamag-anak niya ang binawian ng buhay at ang isa doon ay ang kanyang ina. Inaresto ng mga pulis ang mga 10 staff at yung mismong may-ari ng wedding hall. At kasama na rin yung tatlong nagkukontrol doon sa nangyayari. Bilis daw kumalat yung apoy dahil yung wedding hall ay madaling kagati ng sunog dahil sa materyales na ginagamit. Nakakalungkot. So dapat talaga maging maingat tayo sa pagkuha ng mga wedding venue. Dapat siguraduhin natin na ligtas at sumunod sa mga safety precaution. Mahirap talaga yung gumamit ka pa ng fireworks sa loob ng wedding hall. Kung maggamit man ng fireworks, yung nasa open labas, mas safe. Sa loob, delikado talaga, lalo na pag maraming mga decorations na nakasabit, madali talagang kagati ng apoy. So I hope meron tayong natutunan sa video na to. Maging maingat po tayo. Maraming salamat sa inyong panonood. God bless.